Panalo ang Lakers versus Rockets mula sa 3-point shot ni Reeves at sa free throws ni LeBron. Angat sila ngayon sa number 6 dito sa West. Nagkainitan pa kanina si LeBron at itong si Brooks. Natawagan pa nga ng technical si LeBron nung magkaroon siya ng extra motion. Kinalabaw na lang ni LeBron itong si Brooks kanina at nagkaroon pa ng gesture na maliit. Meron si LeBron na 37 points, 6 rebounds, 8 assists at 3 steals sa game. Si Anthony Davis 27 points at 10 rebounds. Si Austin Reeves okay pa rin sa second unit. Meron siyang 17 points, 6 rebounds at 6 assists. Dati si Austin Reeves, most improved player ang pinipredict sa kanyang makukuhang award ngayong season. 8 games pa lang siya nag-i-start kaya pwede pa siyang pumasok sa 6 man of the year discussion. May average ngayon si Reeves na almost 14 points, 5 rebounds, 5 assists at 34% sa 3-point area. Ang makakalaban nga lang niya doon kung sakali na hindi siya ibalik sa starting unit, si Caris LeVert, Tim Hardaway Jr., Malik Monk, Emmanuel Quickly at kahit si CP3 andun sa mga possible candidate. Ang pinakamalapit kasi sa award na yun ngayon ay si Hardaway at si Quickly. So balik naman tayo dito kay LeBron. Yung isa kaninang gesture or celebration na ginawa niya ay parang naka-break time ahata at nag-UOC. Naging laman yun ng Twitter verse. Meron mga hindi magandang komento doon regarding kay LeBron na di umano naging bad influence siya. Nasa live TV kasi ang game ng Lakers. Yung gesture na ginawa ni LeBron, iba kasi ang meaning nun sa US. Kaya hindi rin sumabay si Christian Wood doon dahil alam niyang pwede siya mapagmulta. Base sa report, hindi magugulat ang ibang analyst kung mabigyan talaga ng penalty si LeBron dahil dun sa gesture or celebration na yon. Dati si Luka, yung money gesture, nagkaroon yun ng $35,000 na multa. Yung kay Dwight Howard naman na labas dila, $35,000 ang binigay din na penalty. Pwedeng sabihin ng iba, legal naman sa kanila yon. Inalis na rin naman ng NBA ang ban sa damo. Kaso, pili lang din naman ng state doon. Saka, worldwide pa rin yung NBA. Yung iba mga fans, sinabi nag-i-enjoy na lang si LeBron. Saka mapapansin nyo, tahimik ang kanyang off-season hanggang ngayon, hindi katulad nung dati. Sa West pa rin, ang may mahabang winning streak ngayon, Sacramento. Matapos nilang talunin ng Dallas. Back-to-back game yon para sa Mavericks na natalo nga din sila nung last game versus naman sa Bucks. Tulad ng sinabi ko last episode, kapag ang kalaban ng Dallas mayroong magaling na sentro or big man, mahihirapan sila dun. Base kay Jason Kidd, wala naman silang problema sa opensa. Yung defense talaga nila yung problema. Sinabi pa ni Jason Kidd, kapag hindi sila umiscore ng 130 points, hindi sila mananalo. Ang team na tinalo nila na hindi sila umiscore ng 120 or more na average, Utah, Indiana, San Antonio at Hornets. Yung iba doon, hindi nila matalo kapag hindi sila umi-score ng 130 pataas. Nadodominate kasi sila sa loob ng paint. Ang Dallas din ang isa sa worst team sa rebounds at isa din sa worst team pagdating sa offensive rebounds. Kahit si Luka nag-a-average ng 7 rebounds per game at si Lively nasa 7 din, yung Sacramento naman kapag nakakuha ng rebound na ibabalik nila. Second chance points, 22 agad ang nakuha nila noon. So kailangan ngayon ng Dallas ng isang big man pa or kaya perimeter defender. Dahil sabi nga ni Kyrie sa isang interview noong nakaraan, nawawala kasi ang setup nila sa depensa kapag dumating na yung second half lalo na sa fourth quarter. Yung isa namang mainit ngayon sa trade, si Zach LaVine. Frustrated na siya di umano sa nangyaring rumor sa kanya dito sa Bulls. Nakita kasi sa isang video na iniwasan niya yung PR officer ng Bulls. Since trabaho ng PR na magpaganda ng image, sinabi niyang miscommunication lang yung nangyari. Pero iba kasi yung makikita sa body language talaga ni LaVine. Ang pinakamaaga kasi yung pwedeng matrade talaga si LaVine by December 16 PH time. Meron na di umanong agreement ang Bulls at si LaVine na mag-move on na. Ang team na posibleng mapuntahan ni LaVine ay itong San Antonio. Sila kasi yung pwedeng makasalo ng malaking contract ni LaVine, meron din silang draft picks na pwedeng ipalit sa kanya. Ayon din sa report, interesado din si LaVine na pumunta ng San Antonio dahil kay Wemby at dito kay Coach Greg. Ito nga lang yan, pwedeng gamitin kasi ng San Antonio na pamalit kung sakali nakukunin nila via trade itong si Zach LaVine, magsasama sila ng dalawang starter at yung isang player doon na dapat din masama si Keldon Johnson dahil sa kontrata. Kailangan kasing tapatan yun. Pwera na lang kung makakakuha pa ng isang team itong San Antonio. Si Keldon Johnson ngayong season 16 points, 6 rebounds at 4 assists per game. Bumaba pa yung average niya kumpara nung nakaraang season.
Si Lavin, steady numbers pa rin. 22 points, 5 rebounds, 3 assists at 34% sa 3-point area. Bumaba bahagya yon, pero steady number pa rin yung kumpara sa iba. Nakakalaro pa rin naman siya ng maraming games. Yung kasi ang importante doon, hindi yung average.